kung ano ang itsura niya. Ganito lang, bali ang mga shopping mall ay nasa street, hindi katulad sa atin, mall as in building talaga. Kasi sa ibang bansa, ganito talaga ang itsura, laging daanan lang, mas mga maliliit na tindahan. Makita ko sa inyo din kung saan ang City Hall, kung saan ka mag-a-apply ng iyong mga ID, kung saan ka magpapakasal, kung magpapakasal ka man, good luck. Bili ka ng sapatos mo, pwede dito. Mga pampaganda, pwede rin dito. Well, nandito na tayo guys sa sentro ng Mekelen. So ayun guys, yung toren, yung tinatawag na toren. Ayan, pag gumakit ka dyan, makikita mo hanggang sa Brussels. And then ito naman, kung saan gusto magpakasal, dito ka pupunta kung magpapakasal ka, ha? Napag-aayusin mo na yung mga dito ka lang, pakita ko sa inyo malapit para sigurado. Dahil ako'y walang trabaho ngayon, nagkipag-appointment ako sa bank, kaso yung pagpunta ko dito sa appointment ko ay wala nangyari. So bullshit lang, all the time bullshit. So pupunta ka dito sa loob, mag-i-inform ka ng kung ano-ano, kung ano kailangan mo. Kung gusto mong magtrabaho sa Bisatwi, gaya nung gusto mong tumulong sa mga mahihirap, na gusto mong magkaroon ng lisensya, dito ka rin pupunta guys. Okay? Pag gusto mo magpakasal o kailangan mo ng mga papeles, magpapatranslate ka ng mga iyong document from Philippines, English yun. So to Flemish na salita, dito ka pupunta. Okay? Papakasal ka dito rin. Tapos doon naman kayo ikakasal guys. Sa loob nyan, doon kayo ikakasal. Ito, paglabas natin dito, hindi ka itong ito guys, makita nyo yan, yung building na yan na puro salamin. Dito mo aayusin ang iyong mga dokumento para magkaroon ka ng papel or ID dito sa Europa. So bali ito yon, para ito sa itong from side na to hanggang number, may number kasi yan eh, number 1, 2, 3, 4, 5 hanggang number 6 ay para yan sa mga stranger. So means yung mga walang papel, nag-a-apply pa lang, diyan sila pumupunta. After dito na sa from 6 pataas, ano na sila, yung mga taga rito, kaya gaya namin. So, ang una kailangan mo is magpupunta sa reception, kukuha ka ng papel doon. And then, yeah, bibigay nila yung kailangan. Sa mga kailangan mo naman, sa mga build, nag-a-apply ka ng mga address, lumipat ka or kung ano-ano pa, divorce, lahat ng kailangan about sa yung pamumuhay, problemado ka, pwede ka dito naman tong side na to. Okay, dyan yung side na yan, hindi yan notaris ha, City Hall siya mismo, ayan ang pinaka City Hall. Tapos dito naman guys, meron kang problema sa trabaho, matanggal ka, so wala ka ng pambayad sa iyong apartment or sa iyong mga pagkain, sabihin natin ganon, di ba? Ito namang lugar na to, makikita mo guys, yan, A, B, B, B. Ibig sabihin yan, ito, pag wala ka ng trabaho, sesweldo ka nito every month. Ito yon. So yung mga pupunta rito, yung mga walang trabaho. Okay? Banggain pa yata ako nito. So pupunta ka rito sa loob guys, and then kukuha ka nito. Kita ko ha, mga papel na to, itong dalawa na to, kukuha ka ng dalawang papel na to. Bali ito guys,
para to sa iyong mga days na hindi ka nagtrabaho, kailangan mo dyan pilapan. Pakita ko muna ko sa inyo yung hulog later, ha? Kailangan nyo yung lagayan dito. Okay. So, kailangan mo tong pilapan, guys. Ito. Araw-araw yan. Para kanyari, wala kang trabaho, Monday to Friday, anong taon yon, pipilapan mo yan. Tapos ito, meron ditong blanco. Lalagyan mo rito sa ano, chichikan mo kung wala kang trabaho, lalagyan mo rito sa ano, walang tao, walang trabaho. Okay? Pag nagkasakit ka, kanyari, nagkasakit ka naman, lalagyan mo yung letter Z, lalagyan mo sa numbers. Kasi may sakit ka nun. Tapos, yung A naman, sa another situation yon, kung lagi ka dito, kumbaga others namatayan, kung ano-ano pa, may rights ka rin doon, may pera yan, dadpayaran ka nila. Ano yan, napipilapan mo na kung anong kailangan, and then tutupiin mo siya. Pag natupi mo na siya, ilalagyan mo doon sa box na yon. Okay, another idea para sa ating mga kababayan dito sa Europa, Belgium, na hindi nila alam kanilang idea, hindi nila alam ang gagawin nila. So maybe makatulong ito sinasabi ko. And then the second part naman, guys, ito. Itong papel na to ay kung ang trabaho mo ay nagsarado. Nagsarado sila mga 6 na buwan dahil sa corona. Diba? Ito, guys, gusto mo nang imihi, pwede ka imihi dyan, ha? Itong papel na to, guys, nag-corona, so 6 na buwan kang walang trabaho, di ba? Pipilapan mo to, guys. Pipilapan mo yan, yung identity number mo, name, address, tapos yung pangalan ng company, and then yung mga dates dito, hindi mo to chichikan, ha? Kailangan pupunuin mo yan ng kulay, na kulay itim na ballpen. And then pipilapan mo rito, and then ibabalik mo din doon. Pag naibalik mo yan doon, guys, kailangan mo rin to lagyan, ha? Sa kabila, kung anong date din yon, pareho lang din, pipilapan mo lang. And then after 1 month, guys, tutupin mo yan, may signature mo, ihuhulog mo doon para bayaran kanila sa loob ng 1 buwan. Diba? Hindi sayang yung panahon kasi may right ka. Ganito rito sa Europa. So kung gusto nyo pumunta doon sa may taas na yan, sa tore, ang ano niyan ay puro mga museum lang naman nandiyan dyan, guys. Okay? Pinapasyalan dito yan sa Europa ng mga nagtutur. Tinitignan nila yung nasa loob nyan. Nandun sa likod nya simbahan. So hindi na natin pupuntahan yan, guys, kasi hindi yan nasara sa akin. Hindi siya importante. Coliseum lang yan. Daling ko kayo sa isa pang bagay na importante rin ninyong pwedeng magawa. Doon na tayo later pala. Later. Dito muna tayo sa isang maliit na bagay lang. Tapos babalik tayo doon. Sensya na kayo kung ako medyo mahina ang aking boses, malakas ang aking paghinga. Dahil ako ay tumataba. Kaya ako yung naglalakad ngayon at nagbike kanina. Para mabawasan ba kahit na 100 gram na taba. Hindi ito sa Europa, eh. Ang lamig, wala ka magawa. So hindi ka nakapag-sport. Mag-sport ka man. Pag ngayong araw na to, ganaan ka bukas, tuyong-tuyo yung iyong dugo. So, hindi ka na naman makapag-sport. Kalaban mo rito, lamig. Pakita ko sa inyo yung isang bagay, guys, na kung another part na kung saan ka pwedeng makakuha ng pera. Okay? Kaya mas importante rito sa Europa, tandaan mo, importante dito sa Europa na meron kang papel. Kasi pag may papel ka, kahit wala kang trabaho, hindi ka magugutom dito sa Belgium. Pero pag wala kang papel, wala ka ring pera. May papel ka, wala kang trabaho, ay pera ka. Okay? So papakita ko sa inyo, ha. Tingnan na tayo mapangga ng bus. Sampaling ko na sana, eh. Kaso mabait ako. So ito, guys, kung nakikita nyo na sa malayo yung kulay green na letter M, dyan, guys, pwede ka rin kumuha ng pera. Nabuntis yung asawa mo,
dito ka pupunta para yung asawa makatanggap ng pera sa kanyang panganganak, maternity ba yung tawag doon? Hindi ko alam, hindi ka pa kasi ako nanganganak o nabuntis. Lumaki lang talaga tiyan ko pero hindi pa ako nanganganak. So ito guys, pupunta ka dito sa lugar na to. Nagkaroon ka ng sakit, napilay ka, or kung ano-ano pa about dito sa sakit. Nakalagay naman dyan. So yan, dito ka pupunta guys. Tawid tayo ha, para mapaliwanag ko maigi. Oh, putya, parado ilong ko. So yan guys, pupunta ka sa lugar na yan. Tawag dyan mutuality. Ibig sabihin yan, ayan yung iyong PhilHealth na tinatawag dito sa Belgium, PhilHealth sa Pilipinas. So dyan mo makukuha lahat ng mga benepisyo mo kung nagkasakit ka, kung ano-ano pa, napilay ka, nabayaran mo sa hospital is 1,000. So pupunta ka rito, dali mo yung binayaran mong ticket dyan, yung pruweba na binayaran mo. And then yung 1,000 na binayaran mo sa, ipalagay lang natin sa peso ha, yung 1,000 peso na binayaran mo dyan, dadali mo rito yung resibo, ibabalik sa'yo doon 950. So 50 pesos lang ang binayaran mo sa hospital. Ganun po dito. Okay? So ayan po yung isang bagay na dapat kayo paliwanag sa inyo, importante rin. Lahat tayo dyan may right, basta meron kang papel. Wala kang papel, sorry, kasi hindi kita mabibigyan ng idea, kundi dadaling kita sa mga alam kong lugar na kung saan ako dati namimigay din ng mga pagkain. Okay? So next, ito yung Coliseum na sinasabi ko. Puro mga Coliseum lang naman to. Hindi naman to, hindi ako mahilig sa Coliseum talaga. So parang hindi ko kayo maibibigay ng idea. So dito yan guys, papasok ka lang naman dyan sa loob. Ito na. So ito ang pinakamalaking simbahan dito sa loob ngayon. Wala. Pwede ka rin umakit sa pinakataas. So ayan guys, sa loob niya. Okay? I'm sorry pero hindi ko na kayo bibigyan ng idea kasi nagkakamera ako. It's against para kay God na magkamera habang nagdadasal. Kaya na nagkakamera ka is taos puso. So labas na muna ako. I'm sorry po God. So dito tayo yan sa next. Okay, yan po, nasa iba tayo ng tore na. Sa taas niya pwede ko umakyat, may elevator dyan or with stairs. So dito mga makikita niyo yung magagandang restaurant, medyo mamahalin din kung gusto niyo kumain. Dyan lang banda, okay? School ng para sa mga medis artist dyan. Tsaka sa mga artist, mga lahat ng artist. Daling ko kayo ngayon sa isa pang lugar na saan kayo pwedeng kumuha ng pera. Para sa mga Pilipinong mahal kong kapwa na nahihirapan dito sa Belgium, na puro trabaho lang, pwede naman din yung gamitin ng inyong mga rights. Kahit di kayo magtrabaho. Siyempre mas maganda rin nagtatrabaho kasi para to sa ano eh, talagang sinasabi na dito tamad. Mga tamad yung manggagamit ng mga manggagamit. So mahirap pakinggan, di ba? Pero ayun yung words. Ako naman, ibibigay ko na lang sa inyo yung idea. May mga katanungan pa kayo sa ano, about sa mga issue or mga bagay na pwede ninyo magawa, meron naman akong idea, may itutulong ko sa inyo. PM is the key. Anyway, ito pala yung post office ha. Kita nyo yan, yan ang pinaka post office. Magpapadala ka ng pera by Western Union, pwede din dyan. And then magpapakarton ka sa Pilipinas, pwede din dyan. So yan ang itsura nya guys. Dadaling ko kayo sa isang part na lang guys, na kung saan kayo pwede uling makakuha ng pera kahit di kayo nagtatrabaho o meron kayong sakit, nalumpo kayo, hindi na kayo makatrabaho, wala na kayong chance makatrabaho, sakit na yung inyong likod, katawan nyo ay sira na,
tuturo ko sa inyo kung saan kayo pwedeng pumunta. Guys, itong tinuturo ko na to ay dito lang sa lugar ng Mekelen, ha? Yung pasikot-sikot dito kasi alam ko dahil taga rito ako dati. Kung saan ako nakatira ngayon, hindi ko alam. Hahanapin ko pa. Kasi lumipat ako ng bahay. Pero madali na lang yun sa akin. Tsaka hindi ko naman talaga kailangan. Dahil nagtatrabaho naman ako. So ano lang yun, nire-reserve ko lang. Kung ako'y tumanda, di ba? Hindi na ako makalakad, hindi na ako makapag-vlog. Eh doon ako pupunta sa mga sinuro ko na kanina. Konting lakad pa guys. Kung kayo napapagod na kakanood, napapagod na rin ako kakalakad. Pareho lang. Samahan niyo ako. Alam ko naman eh, ang mga Pilipino hirap sa pag-aayos ng papeles. Ako pwede ko kayong matulungan about doon. Ano ba to? Grabe. Disgusting. Sam, alas good. Sam. Beste Wensen, Sam. Lang gile do, wis mayau. Good, mali. Goe. Is it Mikkela? Ah, nee, Willebroek, ja. Moet je werken vandaag? Nee. Ja, ik heb mijn middagpauze. Altijd fantastisch. Altijd, dat is goed, hè. Ja, ben dat door de corona. En ga, waarom werk je dat tegenwoordig? Altijd in de keuken, hè. Vliegende plug, overal. Wat? Vliegende? Ja. Pfizer, overal. Pfizer, Nike, alle grote bedrijven. Sodexo of is dat? Nee, catering, yes. Oké. Want die sector is ook niet top, denk ik. Nu nee, maar die grote fabrieken wel. Want wij hebben bij ons op de bureau Sodexo. Ja. Maar die, we zijn al een heel jaar allemaal van thuis aan het werken. Dus dat kan. Ja. Maar bij u ook, hè? Sodexo hebben ze, ik denk, ze hebben 500 mensen ontslagen. Maar bij jullie ook, hè? Nee, geen enkel. Oh, dat is goed. Ja, chance, ja. Sporten? Lang geleden, kijk mijn bike. Camera. Dat is altijd ups en downs bij, hè. In de zomer. In de zomer, ja. Hopelijk. Ja. Tuintje. Anders nodig ik me een keer uit wanneer ga je sporten, hè. Dan ik doe mee. Ja, ik doe vaak thuis of ik ga vaak lopen hier. Wil je ja, dat is juist, ja. Interesse om te lopen of niet? Nee, eigenlijk niet. Ja. Ik ben aan het bloggen, hè. Meestal is bloggen nu. Bloggen? Ja, echt? YouTube? Ja. Binnenkort we gaan dingen, basketten en dan ik ga dat bloggen. Sava, ik heb hier altijd dingen, van Broeger nog altijd op YouTube. Trouwens, alle beste wensen, goed gezondheid, Sam. Ja. Yo, pas op. Zal ik eens. Goed. Yung kausap ko guys, ay isa kong ka-basketball. Kasama ko sa basketball yan. So medyo ako hindi na nagba-basketball ngayon. So, hindi na ako nakapag-basketball, wala nang time, kaya tumataba. Pero siya tuloy-tuloy pa rin. This, we are going now to the place what I'm saying. Dito guys, papasok kayo sa street na to. Lakad kayo ng konti. Kita mo, I think yung dalawang yon galing na dito. Nanghihingi ng tulong. Guys, ito ang papaliwanag ko, medyo sincere to, ha? Parental guidance. Guys, ito, pag pumunta kayo dito, ay mostly, nagsisinungaling kayo. Okay? Dapat magaling kayo magsinungaling. Magaling kayong magdrama. Magaling kayong umarte. Nandun doon na lahat. Kasi dito, guys, kapag ikaw ay nabigyan ng chance na makapasok dito sa kanilang tinatawag na registered, na registered ka na sa kanila, wala nang labasan guys. Ibig sabihin, pwede ka na mabuhay na maayos kahit di ka na nagtatrabaho hanggang buong taon mo na suportahan ka. Okay, kaya kailangan kung magdadrama ka nila naman, gamitin mo dito. Ito guys, wala, nandito na tayo guys sa loob nito. May nag-text yata sa akin. So guys, ito. Pupunta ka rito sa lugar na to guys. Hihingi ka ng tulong. Kunyari, nag-away kayo ng asawa mo. Nasampal ka ng asawa mo. Papupulis mo yung asawa mo. And then, magsisunungaling ka na
lagi kasi nasaktan. Pero pag nasaktan ka naman, kailangan mo magkaroon ka ng pruweba. Papulis mo ka agad yung asawa mo. Magpa-medical certificate ka. Okay? And then dali mo rito lahat yung pruweba, guys. In 24 hours, guys, bibigyan ka ng bahay ng government. Tapos, susweldohan ka ng government like 1,200 euro every month. Something like that. So, dito mo dadalhin yung iyong problema. Okay? Kung ano pa mga katanungan ninyo about na pwede kayo makapunta rito sa ganitong lugar na matulungan kayo nito, mas maganda siguro, guys, na i-PM nyo na lang sa akin kasi mahirap explain dito sa live. Baka tayo'y kapagalitan. Okay? Pero marami akong kaalaman para bago kayo makapunta rito at paanong way, paano kayo makapunta rito. Para kayo masuportahan ng government monthly. In the same time, pwede kayo doon mag-sport, guys, sa'yo, no? Libre yan. So, yun lang, guys, mga kaalaman. Bahala na kayo kung nagustuhan ninyo. Lalo na sa mga taga-Europa na nandito sa Belgium o sa ibang bansa. Huwag kayong matakot. May mga karapatan tayo. Lalo na meron tayong papel. Pag may papel kayo, ang gandang buhay nyo. Ayusin lang ninyo. Okay? Huwag kayong sira ulo. O baka sipain kita. Okay, sige, guys. Maraming salamat po. I love you too.